Magandang gabi, Oriental Mindoro, ika-28 sa buwan ng Hulyo taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo na ating mga balita, kauna-unahang kongreso ng mga mangingisda idinaw sa lungsod. Karna para sa bayan ng Puerto Galera, timbog. At 2 lalaki huli sa bybust operation. At sa detalye ng ating mga balita, bagamat lumipas na muli ang summer season, nananatili pa rin ang masiglang dalampasigan sa ilang parte ng bayan ng Puerto Galera. Kapansin-pansin na sa kabila ng malalaking alon at malakas na hangin sa bahagi ng White Beach na isa sa mga pamosong pasyalan sa nasabing lugar, ay marami pa rin ang aliw na aliw dito at patokang aktibidad gaya ng water skiing. Buhaba man ang bilang ng mga turista, buhay na buhay pa rin ang industriya ng kalakalan sa naturang bayan, partikular anila sa gabi, kung saan maraming dayuhang turista ang nagtutungo dito upang magpalipas ng oras. Sa ibang balita, mula sa 70 barangay na nasasakop ng bayan ng Nauhan, 37 dito ang malimit bahain at isa sa mga pangunahing problema ng naturang bayan ng pagbaha, kung kaya naman isang flood summit ang inorganisa ng municipal government kamakailan. Ayon kay Mayor Mark Marcos, mula sa nasabing aktibidad, nalaman nila na hindi lamang pag-ulan ang nagiging sanhi ng pagbaha sa kanilang bayan, kundi may ilang mga dahilan na ang responsable ay ang mga mamamayan. Alam mo kasi hindi naman ako naniniwala na yung pagbaha ay yung sa natural calamities lang, ano, o sa pag-ulan ng malakas, ano. And nakumpirma ito nung mag-report ng bawat mga officials ng bawat barangay, sapagkat nakita natin doon na mayroong mga man-made at mga natural na kadahilanan kung bakit bumabaha ang isang barangay base doon sa kanilang mga reports na siyempre nandiyan yung mga hindi pagtatapon ng mga basura, ano, sa tamang kalagyan. So sistema ng pag-acquire sa bawat barangay kung saan meron ito, ano, nakakasagdag din siya, ano. Kaya kinakailangan natin na i-identify talaga natin ano ba yung mga causes na ito at paano natin matutulungan, paano tayo makakatulong on our own little way na hindi makadagdag sa patuloy pa na pagbaha dito sa bayan ng Nauhan. Ang nadalaki aniya sa flood summit ay isusumite nila sa pamahalaang lalawigan at nasyonal upang matulungan sila sa pagkatahan ng pangmatagalang proyekto na lulutas sa kanilang suliranin sa pagbaha. Ganun pa man, habang wala pang nailalapat sa problemang ito na long-term solution na nangangailangan ng malaking pondo, gumagawa naman aniya sila ng paraan kahit maliit lamang. Maaaring hindi kaya ng budget ng bayan ng Nauhan ang isang malaking flood mitigation and control projects. But yung naging resulta ng aming flood summit ay may ilalagay namin sa isang konkretong aksyon para maipabot na rin sa ating pamahalaang nasyonal, pamahalaang panlalawigan, kung ano yung pwedeng programa na maaari natin gawin upang maibsan ang epekto ng pagbaha dito sa bayan ng Nauhan sa 37 na flood-prone barangays natin. Ano? Magbabalik po ang TVNet Newsline. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na! Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal pakikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. We may live on the same planet, but often we're worlds apart because there are gaps between us. Gaps that are formed because of our differences.
At Maybank, we believe we can cross these gaps. We can build bridges that unite people. Bridges that connect us with the future we're planning for. Let's bridge those gaps by being human. Maybank, humanizing financial services across Asia. Isinagawa ang kauna-unahang kongreso ng mga mangingisda sa lungsod ng Calapan. 28 ng buwang kasalukuyan na inorganisa ng pamahalang lungsod sa pamamagitan ng Fisheries Management Office, katuwang ang Fisheries and Aquatic Resources Management Council at Fisher Folk Coordination Center, gayon din ang Sangguniang Panlunsod Committee Agriculture o Sangguniang Panlunsod Committee on Agriculture and Fisheries. Dumalo sa aktibidad ang mga opisyales ng samahan ng mga mangingisda sa lungsod ng Calapan sa bawat coastal barangays at sa mga barangay na malapit sa Caluangan Lake. Gayun din ang ilang halal na opisyales ng lungsod, partikular sina Councilor Lori Beltanyag, Councilor Hil Ramirez at si City Mayor Arnan Panaligan, habang panauhing pandangal naman ang ilang mga opisyales ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pamumuno ni National Director Attorney Assis Perez. May temang palakasin ng hanay, iangat ang antas ng pamumuhay. Layunin ang aktibidad na maging organisado ang mga mangingisda sa lungsod ng Calapan at magkaroon sila ng boses upang maiparating ang kalagayan ng kanilang sektor sa pamahalaan. Sa kanilang mensahe, pinaramdam ni na Mayor Panaligan at Director Perez ang kahalagahan ng sektor ng mga mangingisda sa lipunan. Ganun pa man, ayon sa huli, maraming mamamayang kabilang sa sektor na ito ang dumaranas ng kahirapan. Sa mas malapit ang sunya sa produksyon mula sa sektor, makikita namin na tatlong bahagda nito, sa ikatlo, ay galing sa inyong sektor, sa sektor ng municipal fisheries. Kung saan, kayo ang bibigay ng sa ikatlo sa lahat ng kinakaing isda ng ating mga kababayan. Ganun ho kalaki. Malaki po ang inyong ambag sa ating ekonomiya. Kaya lamang, ngayon, totoo po ang sinasabi rin, na bagamat ang sektor ng pangasdaan ay malaking ambag, 237 billion piso noong isang taon, nandito rin po sa aming sektor ang pinakamahihirap sa lahat ng mahirap. 41 bahagdan po na nagtatrabaho sa sektor ng pangasdaan ay sinasabing nandun sa ilalim ng bagong pilay o linya ng kahirapan. Kaya po nakikita po natin ngayon na yun pong aking mga mangingisda ay sila po dun sa mga lugar na walang may pag-aari, wala silang pag-aari. No? Karamihan din po sa ating mga mangingisda ay walang sariling lupa, hindi po kagaya ng sektor ng agrikultura. Kaya naman, may kahirapan organisahin ang sektor na ito. Nagbigay rin ng katiyakan ng kanyang buong suporta sa mga mangingisda si Councilor Ramirez, na siya naman chairman ng Committee on Agriculture and Fisheries ng Sangguniang Panlungsod. Samantala, tampok rin sa Fisher Fox Congress ang panunumpa ng mga bumubuo sa C-Farm-C na pinangungunahan ni Oscar Quazay, gayon din ang mga opisyales ng Federasyon ng mga Mangingisda sa Lungsod ng Calapan, kung saan ang presidente ay si Franklin Abbas, at ng samahan ng mga mangingisda sa mga barangay. 23 makina rin ang ipinamahagi ng BFAR na malaking tulong para sa mga mangingisda. Ang tabihan ng iba pa mga balita makalipas po lamang ang ilang paalala. Mula sa PCSO, Bingo Milyonaryo, Bingo 3, BIN, Premyo 2,000 piso, Bingo 4, BING, Premyo 20,000 piso, Bingo 5, BINGO, Jackpot, 150,000 piso, Bingo 6, BINGOM, Jackpot, 4,000,000 piso, Bingo 2, OM, Premyo 4,000 piso. Tumulong at manalo, maging milyonaryo sa 5 piso. Available na sa Bingo Mentor. Maging retailer na. Visit our website at www.bingomindoro.ph. Bingo Milyonaryo! Bingo Milyonaryo! Tumulong!
Maring Rema, saan ka ba nagsasanla? Sa Palawan Pawn Shop. Mataas ang tanggap, mababang interest. 1 to 11 days, 1% lang. 12 to 22 days, 2% ang interest. At 23 to 33 days, 3% lang ang interest. May automatic text pa sila sa mga customer para ma-renew at hindi marimata ang mga sangla nila. Oras na para ilipat ang mga sangla ko sa Palawan Pawn Shop. Ikaw ang number one sa Palawan Pawn Shop. Tamar Vision Network Incorporated is open for all types of advertisement and announcement for Channel 3 and Channel 4.